Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay dadako muli sa atin pong pakikipagtagpo sa ating Panginoon ngayon umaga upang atin pong pag-aralan ang kanyang banal na salita. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo ngayon umaga upang aming itagubilin sa inyo ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat Panginoon sa inyong gabay, sa inyong liwanag na magbibigay sa amin ng katiwasayan sa aming isipan sa kung ano ang inyong panukala na dapat po naming sundin sa aming pong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pangakong pakikisama, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Nasumbukan na ba ho nating umiyak? At kung sakaling tayo ay umiyak, ay meron pong iba't ibang kadahilanan. Merong pag-iyak ng kalungkutan, merong pag-iyak naman ng kagalakan. Nakakita na ba kayo ng ikinakasal na narito ang magulang inihatid ang kanilang anak na babae at kapag tinanong kung sino ang nagbibigay ng babaeng ito para mapangasawa ng lalaki, itinataas ng mga magulang ang kanilang mga kamay na meron pong kasamang pagtangis o di kaya ay pag-iyak. May dahilan kung bakit. O di kaya kapag ang atin pong mga anak ay lumisan sa atin, pumunta sa Maynila, o di kaya pumaroon sa ibayong lugar, na taon tayo magkikita, may mga magulang, maging ang mga anak ay umiiyak din. Yan ang dahilan. O di kaya kapag meron isang sanggol na ipinanganak, umiiyak din ang tatay, umiiyak din ang nanay, hindi sa lungkot kundi sa katuwaan. At kung sakaling iyong anak ay abnormal o di kaya hindi normal, umiiyak, meron pa ring dahilan. O di kaya kapag ang lola at lolo ay nakita nila yung kanilang anak na nagluwal ng isang sanggol, isang apo para sa kanila, umiiyak din sa katuwaan, mga kapatid ko. O di kaya, kapag kayo ho ay nanonood ng isang palabas sa TV o di kaya sa sine, at tayo ay nabagbag doon sa eksena ng atin pong napapanood, hindi ho ba tayo umiiyak din? May dahilan kung bakit ano ho. Ngayong umaga, ay atin pong papag-aralan at aalamin ang isang lalaki na umiyak din siya. Ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak? Dahilan lamang po sa isang bumagsak na pader o di kaya isang wasak na pader. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Nehemiah sa aklat ng Lumang Tipan. Alam po ninyo, marami tayong matutunan na magagandang quality ng paglilingkod at leadership ni Nehemiah, mga minamahal ko mga kapatid. Sa katunayan nga po, ang aklat ng Nehemiah ay nahati sa dalawa. Ang una ay ang rebuilding of the wall of Jerusalem, and the second one is rebuilding of the people of God, walang iba kundi ang Israel. Si Nehemiah ay contemporary po ni Ezra, mga kapatid, na isa rin pong rebuilder. Sabay silang nabuhay at the end of their captivity, and both also are getting ready to return home to Jerusalem. Meron pong tatlong pagbabalik, tatlong batches ng pagbabalik ng nalabing bayan ng Diyos sa Jerusalem. Ang una ay pinangunahan po ni Zerubbabel, ang ikalawa ay si Ezra, at ang ikatlo ay si Nehemiah. Dumating si Nehemiah sa Jerusalem after 13 years na nauna si Ezra sa kanya, mga kapatid. So narito ang isang lalaking kinasangkapan, ginamit ng Diyos na meron pong pagmamalasakit sa bayan ng Diyos at may pagmamalasakit sa nasirang pader o wasak na pader ng Jerusalem. Alam mo ba ninyo kung bakit? Ang pader ng Jerusalem
ang kapahayagan ng proteksyon ng Panginoon sa kanyang bayan Israel. Dahil wasak nga ang pader, and for 140 years, alam ni Nehemiah na wasak ang pader, ibig sabihin mga kapatid ay anytime na sila'y atakihin ng kanilang kaaway, defenseless, wala silang kakayanan para ipagtanggol ang kanilang sarili. This is the reason why, mga kapatid, kung bakit si Nehemiah ay kinasangkapan ng Diyos para lamang pangunahan, ibalik ang kanyang bayan pabalik doon saan? Sa Jerusalem. Na sa kabila ng maraming oposisyon, sa kabila ng maraming balakid, ang panukala ng pagbabalik, pagtatayo, pagkukumpuni ng nasirang pader ng Jerusalem was completed after 52 days. Purihin at salamat sa Panginoon sapagkat na isa katuparan sa pamagitan ni Nehemiah na muling ibalik ang alin, nasirang pader ng Jerusalem. Mga minamahal ko mga kapatid, atin pong tignan ang patuloy na binabanggit ng aklat ni Nehemiah. Sang-ayon po sa talatang 2, Nehemiah Kapitulo 1. Anani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Dalawa ho ang nasa puso at isipan ni Nehemiah kung bakit siya nagtanong, kumusta ang bayan ng Diyos, ang Israel, at kumusta ang Jerusalem? Alam po ba ninyo ang sagot ng mga ito kay Nehemiah? Talatang 3, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. Ang bayan ng Diyos na bumalik doon sa Jerusalem, ang sabi po ng ulat ng mga ito kay Nehemiah, ano ho, nakakahiya ang kanilang kalagayan. Hirap na hirap sila, ang sabi po ng ulat. Maliban doon, ang pader ng Jerusalem ay bumagsak, nawasak, at ang kanyang mga pintuan ay nasunog ng apoy. Ano nga naman ang magiging kalalagayan ng bayan ng Diyos? Bumalik sila sa lupain na ipinangako. Bumalik sila sa lupain na ano ho, ibinigay ng Panginoon. And yet they have nothing to what? To protect them simply because the wall has been what? Broken down. Ang pader ay nawasak, mga kapatid ko. Ang pader ay sumisimbolo na ang proteksyon ng Panginoon ay nasa sa kanila. Subalit, bumagsak na ito mga kapatid at ang mga pintuan ng pader, ang sabi diyan, ay nangasunog ng apoy. Kahabagabag ang kanilang kalagayan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo ang iglesia, after a spiritual decline, ang iglesia ay kinakailangan ng muling pagtatayo. After a backsliding or defeat, ang mga Kristiyano ay mananampalataya. They also need rebuilding in their lives. Katulad po ng kalagayan ng bayan ng Diyos, ng Jerusalem, nakahabag-habag, kaawa-awa at nakakahiya sa mata ng maraming tao. Sila ang piniling bayan ng Panginoon, subalit wala silang kakayanan kahit na sila ay naroon na sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa kanila. Talatang 4, when I heard these things, ano daw po? Nung kanyang narinig ang mga ulat na ito, siya ay umupo na natitigilan at siya ay umiyak. Narinig, hindi lamang po niya narinig ang ulat, naramdaman niya ang bigat ng kanyang puso,
ang kanyang pagmamalasakit sa bayan ng Diyos, ang kanyang pagmamalasakit sa nawasak na pader ng Jerusalem. Ito ang nagtulak sa kanya upang siya'y manlumo at tumangis, umiyak, mga kapatid. Ang sabi po ng talata, ang kanyang pagtangis ay ilang araw, ilang linggo. For some days I mourned and fasted and prayed. Araw-araw, bawat sandali, umiiyak si Nehemiah. Alam po ninyo, kung wala tayong pagmamalasakit sa isang lugar, wala tayong pagmamalasakit sa tao, hindi makikita sa ating mukha, hindi mararamdaman sa ating puso ang ating pagmamalasakit. Subalit si Nehemiah, nung kanyang marinig, hindi niya mapigilan na hindi umiyak. Hindi niya mapigilan na mag-ayuno, nakikiusap hanggat maari na pumasok sa eksena ang Panginoon alang-alang sa kanyang bayan. Bagaman sila ay nakabalik na sa Jerusalem, subalit ang kanilang kalagayan ay kahabag-habag, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi pa ho ng talata, and Nehemiah prayed to the God of heaven. Merong problema. Subalit, ang problemang iyan, una, inilapit ni Nehemiah sa ating Panginoon. Alam po ninyo, si Nehemiah ay katulad din po ni Ezra. Na kapag may mga problema, may mga pagsubok, may mga panic na dumarating sa kanila, na kanilang inaharap, wala silang unang nilalapitan at isinasangguni ang kanilang mga puso sa ating Panginoon. Kaya nga't ang sabi po rito, siya ay nanalangin sa Diyos ng langit. Ang dahilan kung bakit nanalangin si Nehemiah sa kaniyang Diyos, sapagkat kilala niya ang Diyos. Ang dahilan kung bakit lumapit si Nehemiah sa Diyos, sapagkat alam niya na ang kaniyang Diyos ay isang approachable na Diyos, kaibigan. Kilala mo ba ang iyong Diyos, kaibigan? Kilala mo ba ang iyong Diyos, kapatid? Kilala ba ng ating iglesia ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Hindi naglalagay ang Diyos ng balakid sa atin pong dalawa. Bagkus kanyang binubuksan ang lahat ng pagkakataon. Siya ang nag-aanyaya sa bawat isa para tayo ay lumapit sa ating Panginoon sa panahon na tayo po ay umaharap sa iba't ibang mga suliranin o di kaya hamon sa atin pong buhay sa araw-araw. Panalangin ang alam ni Nehemiah na tanging paraan upang ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pasanin sa bayan ng Diyos at sa nawasak na pader ng Jerusalem, ang siyang magiging katugunan sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang sabi po ng talatang 5 sa panalangin ni Nehemiah, Lord, the God of heaven, kanyang kinilala ang Panginoon na Diyos ng langit, the great and awesome God. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang Diyos ni Nehemiah ay Diyos din ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ni Nehemiah ay dakila at makapangyarihan. Ang Diyos ng Nehemiah ay Diyos natin, mga kapatid, na sa anumang paraan hindi tayo tatalikuran, may kapangyarihan siya na wala ang tao na dapat po natin pagtiwalaan, mga kapatid. Kaya nga't ang panalangin po ni Nehemiah, Panginoon, kayo ng Diyos ng langit, makapangyarihan, dakila, and awesome God na nag-iingat ng inyong tipan na may pag-ibig sa kanila na nagmamahal sa iyo. Alam po ninyo, ang Panginoon, siya ang nag-iingat sa kanyang pangako. Pag sinabi ng Panginoon, totoo at kanyang tinutuhanan,
mga kapatid, pangako na kanyang ibinigay kay Abraham, Isaac, and Jacob na sila'y palalayain at pababalikin muli sa Jerusalem. Pangakong natupad, mga kapatid ko. Wala pang nabigong pangako ang Panginoon sa kanyang bayan mula noon hanggang sa ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't walang dahilan para ikaw at ako ay hindi lumapit sa Panginoon, sapagkat sa anumang paraan, hindi niya tayo bibiguin. Siya ang Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Siya ang Diyos na sinasabi niya ang alinho, ang nararapat at kanyang tinutupad alang-alang sa kanila na nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga palatuntunan. Oh, mga minamahal kong mga kapatid, narito ang pakiusap ni Nehemiah sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tumugon sa panalangin ni Nehemiah. Ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tumugon sa panalangin ay sapagkat kanyang naramdaman, kanyang ipinakita sa kanyang puso ang kanyang pagpapahalaga sa bayan ng Diyos at sa nawasak na pader ng Jerusalem. Siya yung taong ginamit ng Diyos dahil meron siyang pasanin sa bansang Israel at meron siyang pangitain para sa layunin ng Panginoon at meron siyang natatalagang puso upang ang layunin niyon ay maisakatuparan para sa bayan ng Diyos at lalong higit para sa kaluwalhatian ng Diyos ng langit. Nakita ni Nehemiah ang kanilang pangangailangan at ito ang nagtulak ng kanyang puso, ng kanyang pasanin, mga kapatid. Nakita ni Nehemiah ang nais ng Diyos na dapat ma-accomplish sa kanyang bayan, kanya't kaya nga't kanyang itinalaga ang kanyang buhay sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming balakid. Bagkos ang sabi po rito'y kanyang pinuri ang Panginoon dahilan sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Magpanukala tayo ng pagtatayo, maaring mabigo. Subalit ang ating panalangin, katulad ni Nehemiah, ang ipinakilos niya ang kamay ng Panginoon para pumasok sa eksena alang-alang sa kanyang bayan, mga kapatid. Kaya nga't we can rebuild through prayer. Maitatayo pumuli natin ang isang bagay kung anuman yung nawasak sa ating pong buhay, mga minamahal kong mga kaibigan, sa pamagitan ng ating pong panalangin. Ang panalangin ang magbubukas ng langit. Ang panalangin ang magbubukas ng puso ng Panginoon. Ang panalangin ang magpapakilos sa kamay ng Panginoon alang-alang sa atin pong pagmamalasakit sa bayan ng Diyos at sa kanyang banal na gawain. Kaibigan, kung meron ka man sa iyong buhay at karanasan na kinakailangan itayo, ipanauli at muling ibalik, lalapit tayo sa Panginoon sa pagitan ng atin pong panalangin. Sangayon po sa talatang 6, ang sabi po diyan, "Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer. Your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel." Umaga't gabi, walang patid nananalangin. Sino ho? Si Nehemiah sa atin pong Panginoon. Ang sabi niya ay, "Pupwede ba, Panginoon, maging bukas ang iyong pandinig ngayon? Pupwede ba, Panginoon, maging bukas ang iyong mata? Tanawin mo ang iyong anak, ang inyong bayan sa kanilang kalagayan. Nakikiusap ako," ang sabi po ni Nehemiah. Second, we can rebuild through confession of sin. Pupwede po natin maitayo muli ang anumang nawasak sa atin pong buhay, sa atin pong mga panukala. If there is confession
pangungumpisal o pagsisisi ng atin pong mga kasalanan. Alam po ninyo, it was not lack of organization. Bagaman kailangan po nila ang ano ho, tao na mag-o-organize ng lahat ng bagay. It was not a lack of resources. Bagaman kailangan po nila ang maraming mga ano ho, resources para maisakatuparan ang proyekto ng pagtatayo ng nasirang pader ng Jerusalem. But the root problem, my dear friends, is not lack of organization, it's not lack of resources, but it's what? It's sin. S-I-N. Kaya nga't si Nehemiah, siya ay nanalangin sa ating Panginoon. Ito ang pasanin ni Nehemiah. Ito ang puso ni Nehemiah. Kaya nga't ang sabi nga po ng patuloy sa pagbasa, I confess the sins we Israelites. Kanyang itinuring, ibinilang ang kanyang sarili sa pagkakamali at pagkakasala ng bayan ng Diyos. Including myself and my father's family have committed against what? Against you, ang sabi ni Nehemiah. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kasalanan na atin pong ikinumpisal ay kasalanan na pinatawad ng Panginoon. Ang kasalanan na atin pong ikinumpisal ay bunga ng conviction ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Ang kasalanan na atin pong ikinumpisal ay pagwaksi ng atin pong makasariling katwiran. Ang pangungumpisal ng atin pong kasalanan ay pagkilala sa pag-ibig ng Diyos at sa Kanyang biyaya. Kapag tayo po ay nalinis na mula sa ating mga kasalanan, we can claim God's promises, my dear friends. Katulad ng pag-aangkin ni Nehemiah sa mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Katulad po ni Isaiah, nung kanyang ikumpisal ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, ang sabi niya, "For I am ruined, I have an unclean lips." Nehemiah was now ready to serve the Lord. Oh, my dear friends, ito ang kailangan na atin pong ano ho, iwaksi anuman ang balakid upang ang atin pong mga panalangin, upang ang atin pong puso at pasanin ay hindi tugunin ng atin pong Panginoon. We can rebuild through prayer. Second, we can rebuild through what? Confessing of our sins. Third, we can rebuild through making new commitment. Pwede nating itayo muli anuman ang nawasak sa iyo, kaibigan, sa akin, sa bawat isa sa atin, sa pamagitan ng panibagong pagtatalaga muli natin sa atin pong Panginoon. Hindi po sinabi ni Nehemiah, nakakalungkot, sana ay merong ibang taong magmamalasakit sa kanila. Bagkus mismo si Nehemiah, mga kapatid, iniwanan ang kanyang napaka-importanting tungkulin sa kaharian, kanyang itinalaga ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang oras, ang kanyang resources sa gawain ng Panginoon alang-alang sa kanyang bayan at sa nawasak na pader ng Jerusalem. Kaibigan, ang pagtatalaga ni Nehemiah ay hindi niya ibinilang ang kanyang anuho, ang mga bagay sa sanlibutang ito. Hindi bali na mawala ang kanyang tungkulin. Italaga lang niya ang kanyang buhay alang-alang sa bayan ng Diyos. And not only that, Nehemiah also was very much willing to overcome the obstacles for the sake of God's purpose. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ang pagtatalaga ni Nehemiah
ay kaugnay sa hamon na kanyang inaharap. Ito ang pagtatalaga na nangangailangan ng kanilang buong puso, mga kapatid. Ito ang pagtatalaga na di alintana maging ang kanilang mga kritiko. Kaya nga't ang sabi po ng talatang 18, kapitulo 2, ang sabi po ng talata, "They replied, 'Let us start rebuilding.' So they began this good work." Pagkatapos na sabihin ni Nehemiah sa kanila kung papaano ang Diyos ay naging mahabagin at mapagbiyaya sa kanya, maging ang hari na walang iba kundi si Artaxerxes, silang lahat ay tumugon at ang sabi nila, "Let us what? Start rebuilding the wall of Jerusalem, sapagkat ito ho ay mabuting gawa na kanilang sinimulan. Kaibigan, kung meron mang tamang panahon, tamang oras para muli nating simulan ang mabuting gawa, ay walang iba kundi ang mga sandaling ito na kung saan ating itatalaga ang ating buhay sa ating Panginoon. Nabigo ka na ba sa nakaraan na yung nais ng Panginoon sa iyo at sa akin ay hindi nangyari? Nabigo ka na ba sa nakaraan na yung iyong pangako sa Panginoon ay hindi mo naisakatuparan? Kaibigan, hindi pa huli ang lahat upang ang ating buhay ay muli nating italaga at gumawa tayo ng panibagong pagtatalaga upang maisakatuparan ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, sa aking buhay, sa bawat isa sa atin, sa kanyang iglesia. At kung magkagayoy, ang sabi po ng talatang 20, kapitulo 2, "Then I answered them by saying, 'The God of heaven will give us success.'" At kung maitalaga nating panibago ang atin pong buhay sa Panginoon, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw, ang pangako ng Panginoon, kanya tayong papagtagumpayin, kanya tayong muling itatayo sa mata ng tao at sa mata ng Diyos na kaaya-aya at katanggap-tanggap sa lahat ng nakakakita. Nawa'y pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa ikaw at ako ay maging katulad ni Nehemiah na merong pasanin sa bayan ng Diyos at merong pangitain para maisakatuparan ang layunin ng Panginoon at merong pagtatalaga para gampanan ang layunin iyon. At kapag ito po ay nangyari, ako'y naniniwala na ang pangako ng Panginoon, tagumpay para sa iyo, tagumpay para sa akin, tagumpay para sa iglesia, at lalong higit, tagumpay at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Naway pagpalain tayo, ito pong aking dalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa inyong bayan. Napakabuti po ninyo sapagkat kayo ay kumakasangkapan ng mga tao para lamang maisakatuparan ang inyong pangako sa inyong mga anak. Panginoon, tulungan po ninyo kami na kung meron man pong mga wasak na bagay sa amin pong buhay, maging ang aming pamilya, maging ang aming anak buhay, maging ang amin pong pangarap, hindi pa huli ang lahat, Panginoon, para muli po namin maitayo ito. At maitatayo lamang po namin sa magitan ng panalangin at pagsisisi ng aming mga kasalanan na marahil ito po ang balakid kung bakit nahadlangan ang pagpapanauli ng mga wasak na bagay sa amin pong buhay. At lalong higit, aming italaga ang aming mga buhay at magtalaga ng panibago sa inyo. At kung magkagayon, ang inyong pangako ay totoo, nabibigyan po ninyo kami ng pagtatagumpay. Gawin po ninyo ang bawat isa sa amin, katulad ni Nehemiah, na merong pagmamalasakit at merong pasanin sa inyong iglesia. Gawin po ninyo kaming katulad ni Nehemiah na meron pong pangitain
para sa inyong layunin at lalong higit gawin po ninyo kami katulad niya na meron pong pagtatalaga sa aming buhay upang maisakatuparan ang inyong layunin at kung ito ay magtagumpay katulad ng inyong pangako, kaming lahat ay makakauwi na at sasa inyo magpakailan-kailanpaman. Ingatan po ninyo kaming sama-sama. Tanggapin po ninyo namin ang inyong pagpapala, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.